So right now it's 9:21 a.m. This is the third day of our bounce kay dito. So day 1 to 2. Tapos ito kasi yung area of selling ko na, baka hindi tayo umabot dito. So ngayong open, magtatapon na ako ng mga shares. So kalahati ibebenta natin. So unahin na natin 'tong maliit na portfolio. Tapon tayo ng kalahati. And lahat ng portfolio na hawak ko ngayon na meron dito. Yan. So magsisipag-unload tayo sa kanila. So ito unload, ito unload din. Let's do this, boys! Ako nga pala si Aki. Bumibili ako at nagbebenta ng stock. Minsan, nagbibideo rin ako na kunwari nagbabasa ng libro. Para magmukhang matalino. At ngayon ay mag-aalas 7 na ng gabi, mga kaibigan. At medyo pagod na tayo dahil gumagawa ako ngayon ng slide. Yan, gumagawa tayo ng slide ng ating presentation. Dahil naimbitahan tayo sa free seminar ng DTI dito sa lugar namin. So ambag natin yan sa mga kababayan natin dito na nagninegosyo na gustong gamitin yung YouTube para mapalago yung negosyo nila or mag-advertise. Free naman yan sa lahat. Pwede kayong mag-join. Check nyo na lang. So anyway, kahit medyo pagod na tayo, ay maglilingkod pa rin tayo dahil nakakabasa ako ng mga comment na wala raw sila mga mentor. So napakalaking halaga daw na pinapakita ko yung mga proseso sa kanila, no? At lalong-lalo na sa mga estudyante ko. At yan, nakatanggap tayo ng mga nakaka-inspire na mga salita. Nagpapasalamat sila sa ating course. So glory to God, nakakatulong tayo sa mga tao. So kahit di ko pa kayo nami-meet in person, kahit di ko kayo makilala, estudyante ko man kayo o hindi, mga followers o nanonood lang dito, salamat sa motivation na ibinibigay nyo para makapagpatuloy tayo ng pagtatrabaho at pagbabahagi ng mga kaalaman natin about sa stock market. So anyway, didiscuss natin ngayon yung trade natin sa dito. Kung ano ba yung mas okay, intraday na execution or EOD? Pero kayo ba, ano ba yung mas trip nyo at mas gamitin nyo? Intraday o EOD? I-comment nyo lang yan sa baba, pag-usapan natin yan. So ito na yung portfolio natin ng Trade Asia, no. Up na tayo ng 77% this year or 77,000 pesos. At may nakahawak pa rin tayong konti ng dito. So meron tayong 10,000 shares at meron tayong bagong binili, which is itong whole SIM. At yung MWide natin, nag-unload na rin tayo. Tingnan natin yung history ng trade. So according to this ledger, yan. So today, nagbenta tayo ng shares ni MWide, 745. So medyo nag-breakdown si MWide ngayon, pero 745 naman tayo nakapagbenta, medyo safe, fair trade na din kumbaga. Kasi ang pagkakatanda ko, mga bandang 745 din yung ating average dyan. So nagbenta ka tayo ng dito, nung opening pa lang to, 324. And then yung bumili tayo ng whole SIM, 645 tsaka 620. Tapos nag-cut tayo ng unang position natin sa whole SIM at 615. So buyback lang tong dalawang to. So ayan yung nangyari dito sa ating challenge portfolio. At salamat kay dito. At binigyan ulit tayo ng magandang opportunity. So isunod natin tong ating support. At ang ginawa din natin dito, nagbenta tayo nung dito. Kasabay niya nung morning. Ayan, nakita yung 9:29. So opening pa lang, nagbuhos na tayo at 3:24. So madalas naman na nagbubuhos ako ng morning pa lang. Mabilis ako ma-shake out, weak hands kumbaga. Parang APVI, early morning, buhos. Tapos lumipad, no, nagsiling na naman. So mga ganong case talaga. So may pros and cons yan. At sa akin, okay lang naman basta ma-hit na yung objective. So 3:20 ako nag-send para mabangga agad. Ano? If ever man may magbagsak din, edi ma-fulfill din ng order ko. So another 30,000 shares at 3:29. Then MWide, same, nagbuhos ako ng 40k kalahati sa 7:45. And then sa 7, yun, iliquidate natin ang buo yung position. So medyo fair trade lang din yung MWide natin dito, pero may konting gain naman yan. So ang chart ni dito ngayon, nag-close tayo ng 3:10. At maraming beses tayong bumili ng ano, ng dito, no. So ito, yung Excel na file na nakikita nyo ngayon is gawa ito ni Sir Abraham Avila. Yan, Abraham Avila. Libre lang ito. Kung pumunta kayo sa MoneyGrowersPH na group, pinost ni Sir Abraham. So thank you sa kanya. At ito yung gamit natin ngayon na tranche calculator para mapakita ko sa inyo kasi iba-iba yung price point eh. At yung selling din natin. Kasi may nakatira pa sa ating ano, 70,000 shares. So closing ngayon. Ito yung gain natin for this trade. Kung bumaba man siya, let's say ma-fair trade, bumalik ng 2.8 dito sa average natin, tapos mag-sell ako ng fair trade yon, meron pa rin matitirang gain na 52,000. Tapos kung umangat naman, tamaan yung target natin na ito dito sa area na to, i-retest niya
sabihin natin 340. O, kung mag 340 yan, abot ng 94,000. Pero hindi talaga umabot ng ano to, ng 100K sa support. Ano? Pero kung i-combine natin yung gain sa portfolio na nabilihan ko ng dito, ay sobra na yan sa 100K. Pero sa ating support, ay hindi pa umaabot. So ano ulit yung mindset natin, kasi meron tayong previous video nung bumili tayo ng bounce dito. And yun, kadalasan kasi talaga third day doon tayo nagbebenta ng bounce. Yan, so punta tayo ng 5 minutes. Yan, kung saan tayo bumili, i-trace natin. So dito nakapag-participate agad tayo no, early in the morning nung mga panahon na nag-drop agad si dito, kasi iniisip nga natin mag-bounce siya. So intraday versus EOD kung maglalaro ka ng bounce. Ako personally, intraday ako pumapasok kasi hinahanap natin yung low. Okay? Yung low, itong part na to, gusto natin makapag-participate dito para ma-maximize natin yung profit potential. So, ayun yung isang advantage, lalo sa setup na to. Kasi ito yung bounce na tinatawag nilang ODR or one day reversal. In the morning session, red yan, long red. Tapos bigla siyang babawi. So, magde-reverse yung candle, magiging bullish. Pagka nagsalo kasi tayo dito sa ibaba, imagine no, nag-close yung first candle, nasa 280 tayo, meron agad tayong gain na 8%. So, advantage natin yan versus sa mga traders na naghahabol. Kung kinabukasan, magkaroon ng pagpagan, ma-shakeout yan, nag-retrace ng kaunti, ng bahagya, negative 1% na sila. Yan, dun sa retracement na yun, no? So, kung EOD ka namili, nung nagkaroon ng retracement pabalik ng 3, negative 1.4 ka na. Samantalang yung nakabili dito sa ibaba, nung nag-retrace, positive 7% pa rin. So, ayan yung isang kagandahan kung intraday ka. At saka sa mga bounces kasi talaga, gusto ko yung medyo maganda yung position natin or makapag-build man lang tayo ng base dito. Kasi may option naman talaga na magbabuy din ako ng EOD or end of day, no? Nandun yung mga pag-a-add natin ng position. So, maaaring dito yung mga test buy natin. Pwede namang mag-full position ka na rin, maging aggressive ka during the day. Pero ayan nga yung isang advantage niyan. Medyo maganda yung positioning mo. Kung magkaroon man ng pagpagan, eh, hindi ka agad masi-shakeout kasi gain ka pa rin naman eh. Versus dun sa mga tao na nag-EOD, maaaring mapagpag sila. And ang profit potential mo, of course, is mas mataas. Kasi kung ikaw, dito ka sa ibaba, nakapagbenta ka nung pinaka-high, no? Sobrang genius. Nakapagbenta sa high. So, 15% up yan. Eh kung EOD rito, nagbenta ka sa taas, yan, nasa 8% ka pa lang. So, isa yan sa mga dahilan, lalo na pagka mga bounce plays at mabilis ang action. Gusto natin na intraday, makapag-participate tayo. And then, EOD. Pero ayun, sa totoo, pwede ka naman mag-EOD rito kung swing yung iniisip mo, no? So, this is your new higher low. Tapos continuation yung iniisip mong pattern dito. Pwede kang mag-EOD dyan. Pero ang objective ko kasi, bago ko pa man pasukin yung stock na to, syempre bago ko mag-execute, may plano yan eh. So ang objective is laruin muna yung bounce. So yung may isang portfolio ko for long term, sumalo rin ako dito, iba naman yung objective sa kanya. So yun, hodl. Mga hodl, hayaan mo kung abutin yung TP natin na 8, no? Ayun na, may 8 na TP. Kung di mo pa naigigets yung 8 na TP, panoorin mo yung previous video, boy. So anyway, paano naman yung selling? Ano ba, okay, intraday din ba or EOD? So again, babalik ka dun sa objective. Ano ba yung objective mo? Tinamaan na ba? Ang naging TP kasi natin dito, somewhere dito sa area na to, kasi previously support yan eh, no, maaari siyang umabot dito. Pero tinitingnan din natin na baka mag-resist yung 20MA. Ayun yung possibility na tinitingnan ko. So 5 minutes, sinilip natin. Ito palang area na to, makikita nyo naman clear, this is nag-support. Tapos nag-support din sa area na to. And then nag-breakdown. So previously, mga support na area pwede maging resistance eh. So pwede maging mga take profit area yan. Sa katulad ko na chupitero lang. At ayun lang yung aking objective. So nung pagka-chupit natin dito, we're already out. So intraday, nakita nyo naman, open pa lang ng market. Binitawan na natin siya. At ito, yung nag-329, binitawan na natin. Kasi nakita natin, malaki rin yung harang dito sa 330. Sa bid din, sige no, may 5 million pa nga, hindi pa rin nagpo-pull out na sa 330. So, nandiyan pa rin sila, nakaharang sa area na yan. So, kung EOD ka, no, na execution, malaki na yung loss ng profit. So, kung 280 man yung salo, tapos EOD nagbenta, nasa 10% na lang yung gain. Versus kung medyo nagtitake profit ka na ng paunti-unti or tranches, no, nagsisell ka na, maaari yung pamakuha yung gain na ito. May mga pagkakataon na maganda talaga yung EOD, may iwasan may mga fake out. Palagay natin itong isang kandila na to. During intraday, nag-breakout yan eh. Maaaring bumili ka. Diba? So,
So kung bumili ka niyan, baka napakat ka rito nung pagkabalik niya dito sa range. Kasi hindi naman siya nagtuloy, hindi naman breakout yung tawag dito eh. During intraday lang yan, nag-breakout. Pero kung EOD ka, maiwasan mo to, yung mga ganyang fake moves. So sa market, depende talaga yan sa objective mo, no? Ano ba yung objective? Ano yung goal? Nasaan yung area ng magte-take profit ka? Mahirap kasi na ang objective mo is maglaro ng bounce. Tapos biglang sasabi mo, ay hindi, i-hold ko na lang, total malakas naman yung bounce. Tapos konting retracement lang ang hinaya ko sa profit, magte-take profit ka naman ngayon nang wala sa ano, wala sa lugar, wala dun sa plano mo. So maganda na, before mag-trade ka, kahit TF pa yan, bounce pa yan, malinaw sa'yo, ano ba yung objective ng trade na yon. So kung trade idea mo, mag-bounce ka lang, sundin mo yung bounce hanggang sa ma-reach yung TP niya. So pagka pang trend follow o pang long term mo talaga gagawin, yung trade na yon, sundin mo rin pang long term, hindi yung mag-exit ka kasi ay okay na, parang hinayang na ako dito sa game ko na to, ah, no? So i-assess natin yung sarili natin na sundin natin palagi yung objective, sundin natin yung plano. Huwag tayong masanay na nagdadalawang isip tayo palagi habang nasa trade na. So dapat nasa planning pa lang, clear na sa atin yung lahat ng mga bagay na yan. At yan mga kaibigan, magpaparaffle na muna ulit tayo ng libro at pipili tayo ng comment dun sa huli nating video. Kaya i-like nyo na, mag-comment na kayo at mag-subscribe na kayo dito sa ating channel. Let's do this. Sino kayang maswerteng papalarin na manalo ng libro? Yun! Bilis na, parang wala nga naman, isang pindot ko lang lumabas na. So si Sir Rafael Toledo, sabi niya first comment daw. Sige, first comment. So dahil first comment ka sir, message mo sa akin ng iyong mga detalye, buong pangalan, buong address at yung cellphone number. So Philippine address sana yan. At papadala ko yung libro sa iyo, Sir Rafael Toledo. Congratulations! At mag-shoutout na tayo sa mga sundalo nating growers dyan, mga magigiting nating mga traders at investor. Naway lumago ng lumago ang laman ng inyong portfolio. So palagi raw nanonood sa atin si Boss Jude Bondesto. Yan. Si Sir Sammy Fabrigar. Shoutout. Sir Galen Benjamin. Sir Ben Guzman. Si Sir Jan Allen Go. Si Ma'am Isabel Laurel. Si Sir Mark Brian Francia. So shoutout yan. Yan, shoutout na. So salamat din kay Sir Ralph Joseph Correa, si Sir Aaron Fernando, kay Sir Jaime Bobiles, at kay Sir Antonio Antipuesto, at kay Sir Mark Anthony Boco. So yan, pa-shoutout daw. Salamat sa inyong mga pag-support, mga sir. God bless sa inyo. Sana ay makadagdag ng value yung video na to para sa inyo. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe at hindi pa nagla-like dyan, share nyo na rin sa mga kakilala nyo na nais matuto ng stock market. So stay safe everyone, kasi meron pa akong virus na kumakalat hanggang ngayon. At God bless.